ipapakita ko sa inyo. Charad! So, ito yung dahilan kaya ako hindi naglagay ng eyeliner. Dahil dito sa Miniso Hello Kitty eyeliner na to. Ayan. And, for the first time ko pa siyang itry itong eyeliner na to. Kaya ayan, I'm so excited. And kung alam nyo lang friends, gustong gusto ko talaga ang eyeliner and false lashes. Pero dahil nga ngayon hindi naman kailangan naka false lashes, ganyan. Kaya bumabawi na lang din ako sa eyeliner. So ayan yung eyeliner and itatry ko na siya ngayon and binili ko to sa Miniso. And Hello Kitty siya, Hello Kitty collection. And ayan, itatry ko na siya. So ngayon mag-get ready with me ako. Ito yung kind of simple everyday makeup look. Wala lang, gusto ko lang mag-get ready with me makeup look ngayon and magsimula na tayo. So ngayon para sa aking face primer, gagamitin ko yung argan oil as a face primer kasi na pansin ko ngayon this few months na naggumagamit ako nitong argan oil as a face primer, parang maganda siya sa mukha kasi nga parang malambot siya and very soft and smooth yung pakiramdam ko pag ito yung ginamit ko as a face primer. Kaya ito yung aking gagamitin na face primer ngayon. And so dahil meron akong mga parang pimples mark dito, kung makikita nyo, gagamitin ko tong Dermacol na to as a kind of foundation ngayon para i-cover niya yung aking mga imperfection or yung mga pimples mark sa aking mukha. Kasi nga, ayan, kung makikita nyo, ang lalaki nung ano, bakas ng aking tagyawat. Ayan, ang lalaki. So, kailangan ko siyang i-cover up using the Dermacol. Itong Dermacol na to, kahit konti lang yung ilagay nyo sa mukha nyo, grabe, as in, ano na talaga siya, ang ganda-ganda na ng effect niya. Kaya, pag naglagay kayo ng Dermacol, konti lang, kasi kahit yung konti, todo effect na talaga siya sa mukha. Kaya, kahit konti lang yung ilagay nyo, okay na talaga siya. Pag meron ako mga bakas ng tagyawat sa mukha, ginagamit kong foundation talaga eh yung Dermacol kasi nakaka-cover up niya yung mga tagyawat sa mukha o yung mga bakas ng tagyawat sa aking mukha. So ngayon, to blend it up my foundation, gagamitin ko tong brush as a para i-blend ang aking foundation kasi gustong-gusto ko talaga gamitin ang makeup brush to blend my foundation pag bine-blend ko talaga yung aking foundation. And ayan, ilapit natin ng konti ang aking mukha. Kahit konti lang yung ilagay ko sa mukha ko, tingnan nyo, ang kapal na nung ano, parang ang kapal na nung foundation. Pero one layer pa lang yan siya and ganyan talaga yung effect niya sa mukha. Ayan, nakakover na niya yung mga imperfection. Tingnan nyo, nakakover niya yung aking tagyawat dito.
Ayan. At the same time, pag Dermacol yung ginagamit kong foundation, hindi na ako masyadong nag-i-effort sa concealer kasi nga, nakakover na niya lahat. Kaya kung makikita nyo, ayan, nakakover na niya lahat. So, hindi na ako mag-i-effort pagdating sa foundation kasi nakakover naman niya lahat. So, ayan, naglagay ako ng ring light para makita nyo talaga ako ng todo. So, ayan, kanina kasi walang ring light. So, mas maganda pa rin ang may ring light, no? Pero medyo pumuti yung part dito sa mukha ko and dito. Naging uneven kasi nga ito'y napopokus nung ring light, eh. So, ipagpapatuloy ko na to kasi nga medyo nag-e-explain na ako dito ng mahaba. So, ipagpapatuloy ko na yung aking pag-makeup. So, ngayon, dahil nga lagi kong sinasabi sa inyo yung aking under eye area, parang nagda-darken siya because of the, ano na siguro, nagkakaedad na ako and tumatanda na ako. Kaya siguro nagkakaroon ng kinda dark area dito sa aking under eye. So, ngayon, iko-concealer ko yung aking under eye. And, gagamitin ko tong Revolution, Makeup Revolution concealer na to under my eyes. So, to blend my concealer, I'm going to use the sponge, pop sponge, or what you call this. Basta, pag kinoconceal ko yung aking concealer, gagamitin ko to kasi nga, ito yung nag-a-adapt ng excess product dito. Ina-absorb niya yung excess product of concealer sa aking under eyes. Kaya, ito yung aking ginagamit to blend the concealer. Ayan. So, gagamitin ko tong Too Faced sa aking eyelid. Dahil everyday makeup look naman to, hindi naman ako mag-e-effort dito sa aking eyeshadow. So, ngayon, dahil natural makeup look lang to, gagamitin ko tong nude kind of brown na to dito sa aking eyeshadow. Dito lang ako maglalagay. Ganyan lang siya. Very simple. Parang lang magkaroon lang ng kulay ang aking eyeshadow. Ayan. Very natural lang siya, yung effect niya. A little bit kind of shimmer blending something, ganyan. Gagamitin ko tong kulay na to, ayan. Ayan, para siyang light brown with a little bit of shimmer. And ilalagay ko dito sa aking brow bone, ganyan. Parang a little bit of highlight sa aking brow bone area kasi one eyeshadow lang yung gagamitin ko and itong pangalawang eyeshadow it's kind of ano lang dito sa aking eyelid highlighter kumbaga. Ayan, ganyan lang siya. Very natural makeup look kasi na notice ko ngayon na maraming natural makeup look lang ang makeup kasi nga
wala naman masyadong pupuntahan and ganyan, kaya hindi masyadong dramatic yung make-upan ngayong 2021. So ngayon, gagawin ko na yung aking kilay or magkikilay na ako, and I mean to brow powder talaga, and this is color black, kulay itim yung gagamitin ko na pangkilay. Ayan, for everyday lang naman din. Hindi masyadong maitim. Parang masyadong maitim yung aking kilay. Hindi naman masyado, no? So, ayan ang aking kilay. So, ngayon, ang gagawin ko, magkukontour ako ng ilong. Kung napapansin nyo na hindi ako naglagay ng eyeliner sa aking lashes o dito sa part ng aking upper lashes. Kasi nga, meron akong i-review na eyeliner. So, mamaya ko na ipapakita sa inyo yung eyeliner na to, and mag-move on na ako sa part ng aking mukha, and mamaya na ako mag-eyeliner. So ngayon, kung napapansin nyo, lagi talaga ako nagko-contour ng aking ilong, kasi sa part ng aking mukha, yung ilong talaga yung pinaka parang na-flash out na yung aking ilong, kaya kailangan ko talaga siyang i-contour ng konti para naman may lumutang na ilong. So, kailangan kong i-contour ang aking ilong. Para naman magkaroon siya ng nose line. Kasi nawala na yung nose line niya. Masyadong flat ang aking ilong part ng aking mukha. Ayan. Para magkaroon siya ng nose line. So, ngayon, magbablush na ako and gagamitin ko tong red na to na blush sa aking pisngi, para wow, pak na pak ang pisngi. Parang ganun. Kahit na light lang yung eyeshadow, babawi tayo dito sa blush. Ayan. Sa aking lipstick, gagamitin ko tong Revlon lipstick na to, and yung color niya is cream rose number 445. Kasi may nagsabi sa akin na parang blooming raw ako. So, ito yung sikreto kaya ako blooming, kasi ang gamit ko yung parang glossy brown color of lipstick, and ito yung Revlon. So, ito yung gagamitin ko ngayon kasi gusto ko laging blooming. Sino ba naman ang ayaw maging blooming, diba? So, ito yung gagamitin ko na lipstick. Ayan, kahit konti lang talagang ilagay ko, ganyan na siya. So, diba?
Kung napansin nyo, hindi na ako nag-setting powder. Alam nyo bakit hindi ako nag-setting powder? Kasi nga, ang puti-puti na ng mukha ko. So, hindi ko na kailangan ng setting powder. Ayan talaga ang effect ng Dermacol talaga sa mukha ko. Pag ito yung ginamit ko as a foundation, hindi ko na kailangan mag-setting powder. And at the same time, hindi ko na rin kailangan mag-effort ng concealer sa aking mukha. So, ngayon, mag-move on na tayo sa eyeliner. Kaya hindi ko talaga ginawa yung part ng aking mata kasi nga mayroon akong itatry na eyeliner for the first time. So ipapakita ko na sa inyo kung anong eyeliner yon. So ipapakita ko na sa inyo. So ngayon ipapakita ko sa inyo, charad! So ito yung dahilan kaya ako hindi naglagay ng eyeliner dahil dito sa Miniso Hello Kitty eyeliner na to. Ayan. And for the first time ko pa siyang itry itong eyeliner na to. Kaya ayan, I'm so excited. And kung alam nyo lang friends, gustong gusto ko talaga ang eyeliner and false lashes. Pero dahil nga ngayon hindi naman kailangan naka false lashes, ganyan. Kaya bumabawi na lang din ako sa eyeliner. So ayan yung eyeliner and itatry ko na siya ngayon and binili ko to sa Miniso. And Hello Kitty siya, Hello Kitty collection. And ayan, itatry ko na siya. So ngayon kung makikita nyo, ganito yung design ng Hello Kitty na eyeliner and mura lang to. Sa Miniso ko binili tong eyeliner na to na Hello Kitty and ayan siya and ganito siya, very pointed. Sana napapansin nyo or nakikita nyo, very pointed siya and titingnan natin kung black na black ba siya. Ayan, very black naman siya and at the same time it's easy to swipe or isang ganun lang. Ayan, so kung makikita nyo ganito yung itsura nung eyeliner and at the same time very pointed siya and kung makikita nyo na swipe ko na siya. So, kung makikita nyo, sinwipe ko na siya ng isang beses. And, kung makikita nyo, hindi siya agad-agad nabubura. Ayan. So, ngayon, magsuswipe muna ako ng pangalawa. And, very dark siya. And, quickly dry. No, not quickly dry. Kasi, kung makikita nyo, ayan, oh. But, hindi naman siya nabubura talaga. Yun nga lang, hindi siya agad nagda-dry. Kaya ganyan lang siya. Hindi agad natutuyo. So, mag-antay muna kayo ng ilang seconds bago siya mag-dry. Ayan. And, hindi naman siya agad-agad nabubura. Ayan. Hindi naman siya na agad-agad nabubura. Pero, pagkalagay nyo, hindi agad-agad din natutuyo o nadadry. Pero, pag nadry na siya, hindi na siya agad-agad nabubura. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. So, ngayon, ilalagay ko na siya sa aking upper lash line. So, ngayon, maglalagay na ako. Ayan, kung makikita nyo, madali lang siyang ilagay. Ayan. And also, very black siya.
So let's move on into the final touches of this eyeliner na to na Hello Kitty by Miniso. Itong Miniso Hello Kitty collection na eyeliner na to. First, itong eyeliner na to, 2 years bago siya ma-expire, yung kanyang expiration date. So, pag binuksan nyo to, 2 years siya tatagal bago ma-expire yung eyeliner, which is very worth it na, kasi nga, matagal nyo siyang magagamit. And then, sa quality naman niya, overall, nagustuhan ko siya. Sobrang nagustuhan ko tong product na to, and sa price niya, hindi masyadong mahal tong price nito. So, very worth it, and very affordable yung price ng eyeliner na to. And yung para sa akin, kung nagustuhan ko talaga yung product, oo, nagustuhan ko siya. Sobrang nagustuhan ko siya. And consequences, itong product na to, it's easy to apply, it's easy to glide sa eyeliner. Ang problema lang dito, kailangan mo siyang hintayin ng in few seconds bago siya mag-dry, kasi hindi siya agad nagda-dry. Pero pag nag-dry na siya, hindi siya agad-agad mabubura. Yun yung napansin ko dito sa product. Yun nga lang, mag-aantay muna kayo in few seconds bago siya mag-dry. So pag pina-dry niyo siya, huwag niyo muna siyang galawin. And pag natuyo na siya, hindi siya agad-agad mabubura. Pero hindi siya waterproof kind of eyeliner. So ito yung mga sinwatch ko. And kung makikita niyo, hindi siya agad-agad nabubura. Ayan. Yun lang yung napansin ko sa product na to. And overall, nagustuhan ko siya. And sana nagustuhan nyo ang first impression review ko ng Miniso Hello Kitty Collection eyeliner na to. And also, itong aking simple makeup look, get ready with me na rin sa akin. So, ayun lang. And sana nagustuhan nyo tong video na to. And please don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button para ma-notified kayo sa mga bago kong video. So, ayun lang. And maraming salamat sa mga taong nagko-comment ng aking video at sa mga taong nanonood na rin. At higit sa lahat sa mga taong nagsasubscribe ng aking channel. So, ayun lang. And I will see you into my next video. Bye-bye, friends!